Magandang hapon po sa inyong lahat. At muli po, nandito tayo sa... Sumasama tayo dito sa Rema Bills para ano po ulit, tuloy po natin yung ating Bible study online. At yan, muli po ay pag-usapan po natin yung ating topic na 7 Benefits of Salvation. So, before po magpatuloy, tayo po muna ay sandaling manalangin. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, kami po, O God, ay nagpapasalamat dahil minsan pa ay meron po kaming pagkakataon upang mapag-aralan ang iyo pong mga salita. At dalangin ko po, Panginoon, na gabayan niyo po kami, Banal na Espiritu, at patuloy namin maunawaan ang iyo pong mga salita sa hapon na ito. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So, yan, magandang hapon po sa inyong lahat. At dito po sa atin pong topic na the 7 Benefits of Salvation. Ayan, so... napakaganda po na ito po ay atin pong mapag-aralan at napakinggan na po natin ang mga tinuro po yung dalawa na benefits of salvation. Yung una ay tinuro ni Pastor Mehan, tapos kahapon ay pakinggan po natin si Pastor Oge sa ikadalawa po na benefits. Yung una, yung mercy from God na tinuro po ni Pastor Mehan. And then yung pangalawa na kahapon po ay shinare sa atin ni Pastor Oge ay yung pong deliverance from enemies. So ngayon po sa hapong ito na akin pong i-share po sa inyo ay yung dalawa doon sa 7 benefits ng salvation. So ito po ay... yung number 3 ay justification by faith. Ayan, so justification by faith. Ano po? Ayan, napakaganda po na dito ay mabanggit po natin. Ito po, sabi po dito, justification by faith. Isa sa ibig sabihin nito, justification is that gracious and judicial act of God whereby a soul is granted complete absolution from all guilt and full release from the penalty of sin. So, andun po ba? Sabi niya dun, full release from the penalty of sin. Tayo po ay andun yung we're being justified po ba sa pamagitan po ng Panginoong Jesus. Kaya ito yung isang benepisyo na tayo po ay naligtas. Kaya sabi po dito sa Romans chapter 3 verse 23 hanggang 25 po. Sabi nga, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahan loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid. Okay, ano po, ang ganda lang kasi alam naman natin lahat po ay nagkasala ang lahat ng tao. At sabi ito na nga yung sinasabi sa Romans 3:23, at walang sino man ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At napakabuti po ng Panginoon dahil yun, inialay po ang Panginoong Jesus bilang handog, ano, at mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. So, na nakamtan po natin yung kapatawaran sa kasalanan dahil tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. At dahil nga doon, ano na tayo doon sa kabayaran ng kasalanan? Sapagkat yung kasalanan natin ay binayaran na po ng Panginoon. Kaya napakaganda na isa sa benepisyo ay yung justification. Na ibig sabihin nga, andun na eh, ito yung gracious act ng Diyos. Na although...
andun tayo, makasalanan, pero dahil po sa kabutihan ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, yung sumampalataya sa Panginoong Jesus ay pinatawad na. Ayan po. Kaya nga sabi doon sa John 3:18 na ito po, kapag nagbabahagi tayo ng John 3:16, ay kadalasan nababanggit po natin yung kasunod sa verse 18 na sabi nga doon, hindi na tulang maparusahan ang sumampalataya sa anak. Okay, malinaw po na bawat sumasampalataya sa anak ay hindi na parurusahan, hindi na hatulan. Sapagkat ano po eh, andon yung pangako ng Panginoon na ang bawat sasampalataya sa kanya ay hindi na parurusahan, hindi na mapapahamak. Pero sabi nga doon sa verse 18, ngunit hinatulan na yung mga tao sapagkat hindi sila sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So napakaganda na mas lalo pong nagiging malinaw sa atin na ito yung nangyayari kapag tayo po ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. Yun yung kagandahan na hindi dahil sa nagbait ka, bumait, ganito ganyan, na sabi natin nag-iingat na sumagawa ng masama. Ayun po, hindi natin mape-perfect na yung kumbaga yung pagsunod sa kautusan ay magagawa natin. Pero ang ganda lang po na nag-justified tayo dahil hindi dahil doon sa kaya mong sundin yung buong kautusan. Kundi dahil tayo po ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, ang sabi po doon, tayo po ay hindi na mahatulan or hindi na mapaparusahan. Okay, sabi nga po dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11, and such were some of you, but you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Sabi po doon sa upper verses nito, at dati ano kayo eh, dati yung makasalanan kayo, dati ganito yung pamumuhay nyo, pero sabi niya, hindi na ngayon kasi hinugasan na kayo ngayon at ginastify na kayo ng Diyos. So, andun po na dati yung kalagayan po natin nung tayo ay wala pa sa Panginoon, tayo po ay marumi sa harapan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob po ng Diyos, nang tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesus, tayo po ay pinatawad na. Okay, so yun po yung ganong kaganda. At isa nga pong halimbawa dito ay nung pong kay Abraham dito sa Galatia chapter 3 verses hanggang 15. Sabi po dito, tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na taong matuwid. Yan po. Isang halimbawa nga po ay si Abraham na nung kapanahunan niya, hindi rin perfect si Abraham, pero itinuring po siyang righteous sapagkat siya po ay sumampalataya sa Diyos. Okay, so, yun po yung ano, kay Abraham, ano po? Sabi doon, verse 7, kung ganyan maliwanag na mga nananalig sa Diyos, ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Yan, yung mga nananalig sa Diyos. Yan, bago pa ito mangyari, pinahigna ng kasulatan na ipapawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, at ang magandang balitang ito inihayag kay Abraham sa pamagitan mo ay pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. So sa verse 9, sabi niya, sumampalataya sa Diyos si Abraham kaya't siya pinagpala at pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa kanya. So yun po ano, una po pinagpala ng Diyos si Abraham dahil sa pananalig ni Abraham sa Diyos. Okay, so sabi po, dito sa verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ginawa natin ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos sa pamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Okay, so ito po naman ano po, ang Panginoong Jesus ang ano eh, siya yung tumubos sa atin, siya yung ginawa niya na yung ano eh, yung ginawa niya yung katubusan sa atin, siya yung naging pambayad doon sa
mga kasalanan natin, ano po, at sabi niya, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpan ng kautusan. Kumbaga, hindi na yung kailangan talagang ma-perfect mo yung kautusan, kundi sa pamagitan po ng pagsampalataya natin sa Panginoong Jesus, ang sabi po doon, tayo din ay pinagpala na at siya yung naging parabang connection natin na yung pagpapala kay Abraham ay makamtan din po natin. Sabi niya dito, pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makakamtan din ng mga hintil sa pamagitan ni Kristo Jesus. So maliwanag po na dahil sa Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng connection, nagkaroon tayo ng access doon sa pagpapala ng Diyos kay Abraham. So ano yung pagpapala na yun? Mga material bang bagay? Mga ganito, ganyan? Ang sabi po dito, sa pamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Yun po yung pagpapala po sa atin. Yung Espiritu, yung banal na Espiritu, eh sabi po doon, matatanggap natin ang ipinangako, yung Espiritong ipinangako ng Diyos. At ito po yung pangako na matatanggap natin yun. Kaya, yun po, dahil po tayo ay konektado sa Panginoon, dahil sa sumampalataya sa Panginoong Jesus, yung pagpapalang nakalaan para kay Abraham, naabot po tayo, umabot po sa atin yon. Kaya, yun po, sa seven benefits of salvation, isa po doon, yung justification by faith. Dahil po sa pananalig natin, sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus, andun po, tayo po ay pinatawad na at tayo po ay pinagpala at andun, matang natanggap natin yung pinako na Espiritu po ng Diyos ay nasa sa atin ngayon. So, yan po yung pangatlo. And then yung pangapat po ay peace with God. Yan, pangapat na sa pitong benefits ng atin pong salvation ay walang iba kundi yung peace with God. Meron tayong kapayapaan na mula sa Diyos, kasama natin ang Diyos. Sabi po dito sa Romans chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun, take note po, ano, sabi niya, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng faith. Okay, napawalang sala na tayo. Andun na po tayo, wala na tayong kasalanan. At ang secondly, sabi niya, mayroon na tayong mapayapang relasyon. Mayroon na tayong peace, mapayapang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na po kumbaga parang galit sa atin ang Diyos. Meron na po tayong mapayapang relasyon sa Diyos. Napakaganda na andun po ba, nandun yung, masabi nga natin, nandun niya yung peace. Hindi tayo inaaring kaaway, kalaban ng Diyos sapagkat tayo po ay may relasyon sa Panginoong Jesus. Ayan, kaya nakamtan po natin yung peace. Yun nga, yung peace with God ay nakamtan po natin dahil sa relasyon po natin sa Panginoong Jesus. Sa pamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahan loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo ay makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang ating kahirapang tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sapagkat nung tayo mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Okay, sa verse 10, talon po ako sa verse 10. Sabi mo dito, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Okay. At hindi lamang yan. Tayo nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Okay, kahapon nababanggit na rin po ni Pastor Oge yung sinasabing hindi na tayo kaaway ng Diyos. Okay, at yun nga po, kasi dati kaaway tayo ng Diyos nang tayo po ay salungat pa sa
kalooban ng Diyos. Ngayon sabi niya, hindi na tayo kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Okay? Sabi niya, sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Okay, ang ganda po na kumbaga parang, ito eh. Alam niyo po, nung bago lang po kami yung, sabi ko po nung kami po ay nagsisimula ni Almira noon, meron kaming, may sinimulan po kaming negosyo, may business po kami, na nag-load kami, nag-dealer kami ng load. Meron po kaming naging yung dealer namin na kaibigan namin at ayun po kumbaga naging malapit po sa kami sa kanya. Alam niyo po dahil sa connection namin sa kanya, ang dami pong mga nabuksang opportunities. Ang dami bang mga yung mga nabuksang opportunities po para sa amin. Kaya alam niyo po, ganito kaganda, ganito kahalaga yung nagkakaroon tayo ng connection. Alam po ba? Sa isang madaling masabi ko po dahil sa connection ay marami pong kumbaga mga bagay na dating hindi mo makuha ay nakukuha dahil meron kang connection. Kahit nung pong nag-apply ako dun sa trabaho din noon, ngayon ay nag-retired na agad ako kasi masyado na kukuha yung oras ko na dapat ay na-consume sa ministry. Ayun po, dahil sa mga connection, nakukuha mo yung pabor. Eh alam niyo po, sa Panginoong Jesus, nung naging konektado tayo sa Panginoong Jesus, ay napakaganda. Kasi una, nagkaroon tayo nga, ay yung binanggit kanina, napatawad tayo sa kasalanan natin. And second, dito sa topic na isinashare ko po sa inyo, andun po, nagkaroon tayo ng peace, nandun tayong kapayapan. Dating kaaway, pero ngayon, hindi na itinuturing na kaaway ng Diyos, kundi ang turing pa, hindi lang basta hindi na kaaway, kundi kaibigan pa. Hindi, kumbaga parang, yung hindi parang ordinary lang na o kakilala ganyan, hindi na kaaway o pero parang kakilala lang. Pero alam niyo po, dahil sa connection natin sa Panginoong Jesus, hindi tayo basta-basta lang, kundi tinuring po tayong kaibigan ng Diyos. So, ang ganda po, masabi ko po, doon nga sa mga connections po na yung mga taong kakikilala, ang dami po, pagka halimbawa magandang servisyo mo, i-re-repair ka sa ganito, ganyan. So, dumadaming kakilala. Doon po, na ang galing ng merong connection at alam nyo po, nakuha natin ang pinaka-maigi na connection. Kumbaga, yung the best na connection na pwede po natin makuha. Yan po ay walang iba kundi ang connection natin sa Panginoong Jesus. Dahil sa konektado tayo sa Panginoong Jesus, dahil sa sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus, amen, tinanggap natin ang salvation at yung mga pabor mula sa Panginoon. Ang galing po na konektado tayo sa Panginoon. Kaya, ayan, sabi nga, maingatan po natin yan kasi yan ay isa sa benepisyo na tinanggap natin dahil sa ating pagsampalataya sa ating pong relasyon sa Diyos. Okay, basahin ko pa po dito sa Efeso chapter 2 verse 14. Sapagkat si Kristo mismo nagbigay sa atin ng kapayapan dahil ang mga Hudyo at ang mga Hentil ay kanyang pinag-isa sa pamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang halitan na parang pader na nag-iwalay sa atin. Amen. Alam niyo po, si Jesus Christ mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Okay? So, yun po. Napakaganda po noong mga bagay na yan. Ano po? So, eto lang. Talagang napakalaki po ng benefits na natanggap natin mula nang tayo po ay nagkaroon ng relationship sa Panginoon. And sa akin talaga, na-appreciate ko po ang Panginoon. Kumbaga, yung sabi nga doon sa kanta, may isang kanta na sasabing, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? And andun eh. What if wala tayong, hindi natin nakilala ang Panginoon? What if wala tayong relasyon sa Panginoon? Alam niyo po, napakahalaga na meron po tayong connection sa Panginoon, nagkaroon tayo ng personal relationship sa Panginoon dahil sa relationship na yan, nabuksan ang marami pang mga opportunities, mga pagpapala. At kaya ito po,
Masabi ko po, sabi nga dito sa Hebreo chapter 2 verse 1 to 3. Kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanan ng narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at ang sinumang lumabag o hindi, sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang mga napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang aking narinig sa kanya nagpapatunay sa atin na ito ay totoo. Okay, sabi po na dito, pahalagahan po natin yung napakadakilang kaligtasang tinanggap natin. Ano po? So, ayun ba? Kung sasabihin natin, sabi nga, sa mga salita, parang kapag yung nakita kang blessed, favor, nandun yung favor, sabi, ay, swerte mo naman, oo. Pero alam niya po, yan po ang ano eh, yan yung pagpapala sa pagkakaroon natin ng personal relationship sa Panginoon. Dahil tayo po'y konektado sa Panginoon, dahil may relasyon tayo sa Panginoon, sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus, ang buhay po natin ay pinagpala. At ito po sa topic na sinashare ko po ngayon sa inyo, nandun po yung justification by faith and peace with God. So, ingatan po natin ng bawat benepisyo na yan na tinanggap natin sa Panginoon. And sabi nga, ingatan po natin ang kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon at lalo tigit ay maging ano po tayo, kumbaga parang, yun ba, yung maganda kang ano, yung kumbaga endorser, maganda kang endorser kasi mapatutunayan mo na sa buhay mo, masarap talaga, maganda talaga ang merong relationship sa Panginoon. Hindi lamang yung kumbaga ina-enjoy mo yung mga yung benefits, kundi maganda kang endorser. Na-endorse mo na maganda talaga ang may relationship sa Panginoong Jesus. Maganda sumampalataya ang isang tao sa Panginoong Jesus. Hindi ka matatalo, hindi ka mawawalan, kundi pagpapalain ka ng Panginoon. So muli po, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa bawat isa na nagbigay po ng oras para makapag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Hallelujah! Father God, we thank you sa muli sa hapon po na ito na kami po, O Diyos, na napag-usapan namin ang mga benepisyo ng iyo pong benepisyo na kami po nagkaroon sa pamagitan ng amin pong salvation na tinanggap na sa relationship sa iyo ng kami, nang ikaw ay tanggapin namin, O God, ay kalakip ang mga bagay na ito na pagpapala mo po sa amin. Kaya I pray, Lord, ang bawat isa ay maingatan po ang kaligtasan ito na ipinagkaloob mo po sa amin at maging mabuti po kami halimbawa na makita ng mga tao, God, na napakabuti nga ang mayroong relasyon po sa iyo. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, God bless po. And salamat po sa inyo pong pagsama sa akin ngayong hapon na ito. Yan, God, good afternoon po sa bawat isa. Thank you.